morning mga Spigatik. So nandito pa rin tayo sa Quiapo. Dito tayo sa FunRide. May bago naman tayong bike check. Ito si Sunpeed Astro mga Spigatik. Yan. Sunpeed Astro. So tara, check natin. So ayun mga Spigatik, ito na si Sunpeed Astro. Ito na. Pagdating dito sa kanyang frame, alo itong frame niya mga Spigatik. And then also, frame size niya is medium yan mga Spigatik. So dito naman, 48. Yan, 48 cm ang nakalagay dyan. Okay, so nakalagay na yung kung ano yung specific dyan, kung ano yung bagay sa'yo. So ayun, mapunta ulit tayo sa kanyang frame. Dito sa ibabaw may nakalagay na rin nakaalalay para sa inyong mga battle cage or kung ano man, pwede kayo maglagay dito sa ibabaw. And then also, this is not a gravel bike kasi syempre yung iba pag meron din na ito, akala rin ng iba is gravel na. Pero ito, road bike pa rin naman itong binabike check natin na si Sunpeed Astro. Okay, so pagdating naman dito sa kanyang head tube, medyo may kakinisan na, makinis na makinis. And then syempre yung paint job niya, wala pa rin tayo masasabi, Sunpeed pa rin naman to. So dito, pagdating sa top tube niya, ayan, kitang kita, medyo may kakapalan dito. Then pagdating dito, sobrang nipis na mga Spigatik. Okay, and then pagdating naman dito sa kanyang seat post ay sa may seat post niya nakalagay dito ka na mag-a-adjust ng iyong ng seat post. Diyan ka na mag-a-adjust. Okay, so talagang napakaganda niyan. Although may kadamutan tong bike na to, pero respetuhin natin yung mga may-ari ng mga bike tulad nito. Okay, so dito naman sa baba nakalagay dito, mayroon na siyang nakaabang para sa mga battle cages nyo. Then syempre dito naman sa kanyang down tube halagay Sunpeed. Napakaganda talaga. Grabe. Ganda. Then naka internal cabling na rin siya mga Spigatik. Kabilaan yan. Yan. Kitang kita. Walang daya. And then pagdating naman sa kanya dito sa kanyang baba, kasi kadalasan ng mga Sunpeed dito sa baba parating may nakalagay na Sunpeed dyan. So dito walang nakalagay. So dito lumabas yung mga cables niya para sa kanyang RD, and then dito naman sa calipers niya, and then FD. So dyan na-route lahat, dito lalabas lahat, which is pangkaraniwan sa Sunpeed. Tulad ni Sunpeed Zero, dito lahat lumalabas. Yung mga ibang road bikes ni Sunpeed, dito talaga dumadaan sa ilalim. Hindi siya nanggagaling sa ibabaw o anuman. Then pagdating naman sa kanyang FD ang ginamit, syempre Shimano Sora na ang nakalagay sa kanya FD. So nakatubay to mga Spigatik. So ayan, nakatubay na yan. So may pang-alali ka na rin sa awan dyan. And then syempre ang ginamit sa kanyang crankset is pro wheel ounce na rin ang ginamit sa kanya. So ito, karaniwan nito 50 tapos 34 yung kanyang chain. So ayun, mapunta naman tayo sa kanyang chain stay. May nakalagay dito na Astro. Pasensya na sa medyo ingay dito, don't you worry. And syempre nandito tayo sa Quiapo. Then pagdating sa kanyang RD, nakalagay dito Shimano Sora na yan mga Spigatik. So may pagka long cage na rin to, I don't know kung tama. So ayun, Shimano Sora nakalagay. So pagdating sa kanyang chain ang nakalagay SUMC na mga Spigatik. So eto Shimano Sora 9 speed yan mga Spigatik. Okay, so pagdating naman sa kanyang sprocket nakalagay is 3040. So 11 teeth tapos 34 teeth na yung kanyang sprocket. So syempre Shimano na rin yung nakalagay. Sugek ang nakalagay sa kanyang sprocket mga Spigatik. Tama. Ayun, pasensya na mga Spigatik. May mga chikiting lang dito. So rotors na ginamit sa kanya 160 mm. And then syempre ito naka true axle na to mga Spigatik. So napakaganda na nito. Wala na tayo masasabi dito, naka true axle. And then pagdating sa kanyang hubs naman, walang nakalagay kung anong pangalan ng hubs na to. But you don't have to worry. Okay naman yan. Naka-true axle na naman yan. Then yung brake calipers niya, nakalagay dito AUV or anuman. Hindi ko alam kung
ano pronunciation nito? Cable actuated na yan, mga sticky. Okay? So, cable ang ginagamit sa kanya. Then sa loob naman nito, hydraulic na yan. So, ginagamit na siya ng mineral oil. Ayan, kitang-kita, walang daya. So, maganda-maganda to para sa mga lusong. Medyo safe na rin yan. And then, pagdating naman sa kanyang saddle, mga spikitik, ang ginamit sa kanya, Zeus. Ang ginamit sa kanya para dito sa Sunpeed Astro natin. And then, syempre, seat post na ginamit sa kanya. Sunpeed pa din. Syempre, hindi mawawala sa brand ng Sunpeed yan. Talagang meron talagang naka-suporta na seat post para sa Sunpeed. So, makapunta naman tayo sa kanyang headset. Ang ginamit sa kanya, Guinea sealed bearing na yan, mga spikitik. So, ayan. Stem niya naman ang ginamit sa kanya, Sunpeed din, very usual na rin yan. And then, syempre, may pagka-aero na rin tong handlebars niya. Ayan, kitang-kita mga spaghetti. And then, yung ginamit sa kanyang bar tape, napakalinis. Masarap sa kamay, hindi siya nakakapalpos. And then, syempre, pagdating naman sa kanyang STI, syempre, STI is for Shimano only. Tatandaan po natin yan. Yung iba, tawag nila is Rifters para sa ibang brands. Okay, so Shimano Sora ang ginamit na STI sa kanya. So ayan, napakaganda. And then syempre ito pinaka-highlight niya, yung fork niya is carbon, mga spikitik. Okay, carbon na yan. And then naka-internal cabling na rin siya. Oh, sorry, pasensya na, may onting chikiting dito. So ayan, dito pumasok yung kanyang cables papunta sa kanyang brake calipers. Okay? So, yun na mga spikitik. So, ano masasabi nyo dito sa Sunpeed Astro na ito? Napakagandang specs na ito. Solid na solid. Naka-carbon fork na. And then, may pagka-aero na rin yung kanyang handlebar. So, sobrang ganda na itong bike na ito. Magkano nga ulit ito? Dito yan sa FunRide. 30K, 30,000. Negotiable pa yan. Bisitahin nyo kaagad si FunRide dahil sobrang bilis ng bike nila dito. Tulad lalo na ito ni Sunpeed Astro. Sulit na sulit tong bike na to. Napakaganda. Ayan o. Ganyan nyo. Napakaganda ng bike na yan. So ayun nga pala mga spikitik. Don't forget to like, comment, and subscribe dito sa YouTube channel ko. And then also, meron din pala akong TikTok account and Facebook page. Follow nyo na rin ako doon. So, yun na. Maraming salamat sa inyo, mga spikitik. Maraming salamat. Ciao!